Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng isang masarap na merienda, ang ginataang bilo-bilo. Pero bago tayong mag-umpisa, kung bago kayo sa aking channel, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, narito po ang mga kakailanganin nating sangkap. Siyempre po, gagamit po tayo ng bilo-bilo. Ito po, ginawa ko lang po ito. 2 cups po ito na glutinous rice flour na para lang po kayong gumawa ng kamukha po nung ginawa ko sa classic palitaw. Tapos po, binilog ko lang po yan ng maliliit. Ito po, kinulayan ko lang to ng ube flavor. Gagamit din po tayo ng 3 cups na coconut cream o unang piga ng gata. Ito po yung pangalawang piga ng gata. Wala na pong suka to kasi pang unang sabaw natin para pampalambot. Kalahating kilo na gabi, yun pong malaking gabi ang bibili natin, hindi po yung panigang na gabi. Ito po, kalahating kilo din na kamote. Assorted po yung binili ko para maganda, colorful po yung ating ginataang bilo-bilo. Kalahating kilong saging na saba, langka, nasa inyo po kung gaano ang gustong nyong kadaming langka. Maglalagay po muna tayo, tingnan po natin kung okay na ang 2 cups na white sugar. Kung hindi po, pwedeng magdagdag o pwede naman ding magbawas kung matamis na. 2 cups na sagong maliliit. Ito po ay luto na po ito. Pero may nabibili po nito sa palengke na luto na. Ngayon, kung hilaw naman po yung gagamitin nyo, 1 cup lang po yung ating ilalagay at isasabay na po natin yan pag kumukulo na po yung ating ginataang bilo-bilo. Okay? Okay, ngayon po ilagay na po natin tong ating pangalawang piga ng gata. Kasi po ako, ayaw ko po sa ginatan yung masyadong malapot. Gusto ko po yung creamy lang po yung ating sabaw. Okay, hintayin lang po natin kumulo bago natin ilagay yung ating mga sangkap. Okay, babalik po ako pag kumuklo na at medyo po hahalu-haluin natin para po hindi makulta yung ating gata o magbuo-buo. Ito po sigurong aking pangalawang gata para lang po may clue kayo kung gaano kadami. Siguro mga 1 litro at 1 cup. Mga ganun, 5 cups na coconut milk o pangalawang piga ng gata. Ayan. Okay, hintayin lang po natin kumulo at babalik ako. Ayan, unahin po natin ilagay yung gabi kasi po mas matigas to. Unahin po natin siya ng kahit 1 minuto o 2 minuto. Ngayon, ganito po yan. Nakita nyo po, kumukulo na yung aking pangalawang gata. Kung ang bibili nyo pong sago, hilaw, isasabay nyo po siya dito. Ganyang kumukulo ang tubig at hahaluin nyo po para hindi magdikit-dikit yung sago hanggang sa maluto na yon. Kasabay na ng iba pa nating sangkap. Ayan, ganyan lang po. Okay? Hintayin lang po natin mga 1 minuto hanggang 2 minuto kasi po may katigasan to bago natin ilagay yung kamote. Ayan, pagkaraan po ng 2 minuto, lalagay na po natin itong ating kamote. Ayan. Ayan, hintayin lang po natin kumulo ulit bago natin ilagay yung kakang gata. Okay, balik po ako pag kumukulo na. Ngayon, pagka po ganitong kumukulo na, lalagay na po natin tong
unang gata, unang tiga ng gata. Ayan. Nagay na po natin itong saging. Ay, sorry. Ayan. Ayan. Ito pong sugar. Lalagay ko muna po itong 2 cups. Titikman po natin kung kailangan pang magdagdag o tama na po yung ating sugar. Lagay po na. Ayan, yun pong sugar, ha, lagi ko pong sinasabi yun. Nakadepende po iyon sa panlasa nyo. Pwede naman po kung naglagay, halimbawa pong 2 cups, huwag nyo muna pong biglain. Pwede naman po ang konti-konti lang hanggang sa matimpla nyo yung tamang tamis na gusto nyo. Lagay na po natin itong sago. Ayan. Dahil po luto na po yung aking sago, sa bandang huli ko na po inilagay yung sago kasi po luto na siya. Pero kung hilaw po yung sago, sa bandang una nyo po ilalagay. Okay. Ayan. Yun pong sago, ha, pagka po hilaw yung gagamitin nyo, isasabay nyo po iyon sa gabi. Pagka po kumukulo na yung pangalawang piga ng gata, inilagay nyo ang gabi. Kasabay na po yung sago at hahaluin po natin, na kasi po maninikit po iyon. Ngayon, eto naman po yung hihintayin nating kumulo at ilalagay na natin ng bilo-bilo. Ngayon, pagka po ganyang kumukulo na, lalagay na po natin itong ating langka. Ayan, sabay na po nitong langka ang bilo-bilo. Nilipat ko po sa medyo malaking kasirola kasi po ay masyadong marami na puno yung aking unang sinalangan. Ayan. Ayan. Nilagay ko na po yung bilo-bilo. Hintayin lang po nating lumutang. At paglutang po noon, ready na po yan. Luto na po. Malambot na po yung ating kamote, yung gabi, yung saging. Pinakahuli po ang bilo-bilo. O ngayon, hihintayin lang po natin yung lumutang at ready na po ito. Ayan, pagka po ganyang nagsilutang na po yung ating bilo-bilo, ibig lang pong sabihin ito ay ready na po ito. Luto na po at napakasarap po merienda ngayong medyo, tingnan nyo naman, mukhang uulan na naman. O paano po, medyo palamigin lang po natin ang bahagyat, tiki man na po tayo, patayin ko na po ang apoy. Okay, ngayon po sandukin na po natin, talagang mainit pa po. Ayan. Talaga naman. Okay, heto na po. O tingnan nyo naman, talagang katakam-takam ngayon po. Tikima na po tayo. Okay, tikima na po tayo. Mainit pa po talaga. Nako, yan o, umuulan na naman. Talagang napakasarap kumain ng ginatang bilo-bilo. Talaga pong masarap. Tamang-tama lang po yung tamis. Lasang-lasa po yung gata. At saka po yung langka. Talaga pong masarap. Paano? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutan mag-likes. And don't forget
to share and subscribe. Kaya na po yung ulan, aabutan na kami. Lutuin nyo na po talaga namang napakasarap. Bubus!